ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta at pinato mo ang mga sinugo sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiyo. Ngunit ayaw mo, kaya't lubusang papabayaan ang iyong tahanan. Sinasabi ko sa iyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pagpalain nawa ang dumarating sa ngalan ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sa araw na ito, nagpapatuloy ang ating pagninilay patungkol sa mga mahal na araw. At hayaan ninyo, nagabayan ko kayo sa pagninilay sa pamagitan din ng pagbalik natin sa ating mga sariling mga karanasan. Isa marahil sa masasabi kong nakaantig ng aking damdamin nang ako ay pumunta doon sa Holy Land ay yung lugar na tinatawag na Dominus Flevit, na kung saan si Jesus tiningnan niya yung kabuuan ng Jerusalem at siya ay tumangis at siya ay umiyak. Tayo ay maraming mga karanasan ng pag-iyak. Kayo ba? Kailan yung huling sandali na kayo ay umiyak? Teka, bakit nga ba umiiyak ang isang tao? Umiiyak ang isang tao kapag siya ay nalulungkot. Umiiyak ang isang tao kapag siya ay nalulumbay. Umiiyak ang isang tao kapag siya ay nangungulila. Umiiyak ang isang tao kapag merong nawala sa kanya. Kailan yung huling sandali ng iyong pag-iyak, ng iyong pagtangis? Pero sa kabilang banda, masasabi rin natin na merong tinatawag na tears of joy, na kung saan umiiyak ang isang tao kapag siya ay nagtatagumpay. Umiiyak ang isang tao kapag nakakamit niya yung kanyang panalangin. Umiiyak yung isang tao kapag nakakamit niya yung kanyang pangarap. Halimbawa, kapag event ng graduation, kapag ako ay pumupunta doon sa mga graduation rites, at pagkatapos sa college, yung nanay ay lalapit kasama yung kanyang anak na tatanggap ng honor, nandoon yung pagluha ng isang ina. Nandoon yung pagluha ng isang nanay sapagkat punong-puno siya ng kagalakan sa kanyang puso. Yun ay bahagi ng pag-iyak. Nandoon yung kagalakan. Nandoon yung kasiyahan. Ikaw, kailan mo huling naramdaman? Kailan mo huling nagawa yung tinatawag natin na tears of joy? At kalimitan, nangyayari ito doon sa mga significant events ng ating buhay. Kapag halimbawa tayo ay nakagraduate o kaya doon sa sandali na kung saan kayo ay ikinasal, yung mga mag-asawang nakikinig. Nandoon na kapag halimbawa yung bride ay naglalakad doon sa dulo ng simbahan patungo dito sa altar, yung mapapangasawa ay umiiyak, lumuluha. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pangamba, bagkus punong-puno siya ng kagalakan, punong-puno siya ng saya sa kanyang puso. Pag-iyak. Ikaw, kailan ka huling umiyak? Sinasabi nila na yung pag-iyak daw, ito daw ay makabubuti sa isang tao. Sapagkat sa pamamagitan ng pagluha, nandoon na nailalabas natin yung ating emosyon. Kung iyan man ay galit, kung iyan man ay poot, o kaya kung iyan man ay kaligayahan, o kung iyan man ay tagumpay. Maganda marahil na tingnan natin sa ganitong konteksto ang ating pagninilay ngayon. Ngayon na tayo ay nasa panahon ng mga mahal na araw, makita din nawa natin itong dalawang ito, dalawang klase ng pag-iyak. At makita din natin yung patungkol doon sa kalungkutan, patungkol din doon sa kagalakan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, makikita natin sa Ebanghelyo, maraming mga pagkakataon na siya ay tumangis. Maraming mga pagkakataon na siya ay umiyak. At isa sa halimbawa noon ay yung binasa nating Ebanghelyo ngayon, na kung saan si Jesus, bago niya pasukin ang Jerusalem,
bago siya tumungo doon sa Jerusalem, siya ay nanangis, siya ay umiyak. Nakita natin kung paano si Jesus gumawa ng milagro. Nakita natin kung paano si Jesus nagbigay ng kanyang sarili. Nakita natin kung paano si Jesus nagpahayag ng mabuting balita sa lahat. Subalit, ninanais pa rin siya ng mga tao na patayin. Ninanais pa rin siya ng mga tao na alisin. Mga kapatid, siguro kung ilalagay natin yung ating sarili doon sa katayuan ni Jesus, nung tinitingnan niya yung buong Jerusalem at siya ay tumatangis, marahil maitatanong din natin, ano bang nagawa kong masama? Ano bang nagawa kong mali? At ito yung ibinibigay ninyong ganti sa akin. Meron ba? At doon tumangis si Jesus. Yung pagtangis na yon, yung luha na yon ni Jesus, ay pakikibahagi sa bawat isa sa atin na tumatangis at lumuluha rin. Mga kapatid, hayaan niyo po na tumigil tayo sa mandali at ilagay natin sa ating konteksto ang ating pagninilay. Sa panahon natin ngayon, napakaraming pag-iyak. Sa panahon natin ngayon, napakaraming pagluha. Ngayon na kung saan ang ating bansa, ang ating daigdig ay dumadaan dito sa krisis na ito, marami tayong naririnig na pagluha. Ngayong pumasok itong 2020, simula pa lamang ng taon, iba't ibang mga kalamidad na ang ating pinagdaraanan. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, tayo ay lumuluha, tayo ay umiiyak. Mga kapatid, kuminsan kaya umiiyak ang isang tao kasi wala siyang kakampi. Kuminsan kaya umiiyak ang isang tao kasi tila baga ang feeling niya sa sarili niya ay nag-iisa siya. Pero mga kapatid, balikan natin yung binasang ebanghelyo ngayon at makita natin na si Jesus ay umiiyak din. Si Jesus ay lumuluha din. Nang makita ni Jesus yung napakaraming mga tao na sumusunod sa kanya, nandoon na tinignan ni Jesus sa mga taong ito ng may habag. Tinignan ni Jesus sa mga taong ito ng may awa. Ganun panahon, no? Sa sandali din na tayo ay umiiyak, sa sandali din na tayo ay lumuluha, umiiyak tayo at lumuluha tayo sapagkat mahal natin yung mga taong iniiyakan natin at binibigyan natin ng luha. Halimbawa, kapag halimbawa nakakaranas tayo ng pangungulila, kapag tayo ay nakakaranas ng pagkawala ng isang tao, nandoon yung pagluha at pag-iyak. Bakit? Sapagkat binabalikan natin yung mga karanasan, yung mga masasayang mga karanasan, nakasama natin yung taong iyon. At marahil ganun din yung pakiramdam ni Jesus nung tinitingnan niya yung Jerusalem at siya rin ay umiyak. At yung pag-iyak na yon ay tunay na pag-iyak, pag-iyak ng pagmamahal. Kayo ba? Kailan ba yung huling sandali na kayo ay umiyak ng may pagmamahal? Hindi galit, hindi puot, hindi kung ano paman, bagkos yung iyak ng pagmamahal. Mga kapatid, kung titingnan din natin sa buhay ni Jesus, marahil umiyak din siya nung nawala yung kanyang ama na si San Jose. Marahil yun din yung event na kung saan siya din ay lumuha. Alam natin na siya ay nag-iisang anak. Alam natin na ganun din niya kamahal yung kanyang ama. Subalit doon sa pagluhang iyon, yun ay pakikibahagi niya doon sa pag-ibig na ibinibigay sa kanya ng kanyang ama. At mga kapatid, doon sa krus ni Jesus, nang siya ay nakabayubay doon sa krus, narinig din natin ang pag-iyak ni Jesus. Narinig din natin ang pagtawag ni Jesus sa kanyang ama. Ika-apat na salita ni Jesus doon sa krus, sinabi niya, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At yun ay pagluha, pag-iyak, pagtangis ni Jesus. Pagtawag niya sa kanyang ama. Tila baga nandoon yung kanyang pangungulila. Tila baga nandoon yung pangangailangan niya ng presensya ng nakakatanda sa kanya, ng nakakataas sa kanya, ng nagmamahal sa kanya.
At mga kapatid, ganun din tayo sa ating pagluha. Na kapag tayo ay umiiyak, kapag tayo ay lumuluha, tila baga nandoon yung pangangailangan natin sa mga tao na nagmamahal sa atin. Kaya nga, kapag meron tayong kaibigan na umiiyak, ano ang ginagawa natin? Tinatapik natin ang kanyang balikat. Ano ang ginagawa natin? Nandoon na niyayakap natin siya. Bakit? Sapagkat iyon ay pagpapakita natin na hindi ka nag-iisa, kasama kita, kasama mo ako, naririto ako, at hindi ka nag-iisa sa pag-iyak na iyan. Magandang tingnan natin yung pagluha ni Jesus, yung kanyang panaghoy, nung siya ay nandoon sa krus at nakabayubay. Sa kabila ng lahat ng hirap, sa kabila ng lahat ng sakit ni Jesus, nung araw ng Biyernes Santo, na kung saan nandoon yung paghihirap, itinakwil siya ng lahat, kahit yung kanyang mga alagad. Siguro ganun na lamang yung hirap at sakit ni Jesus. Nang makita niya yung kanyang mga alagad, isa-isang umaalis, lumalayo, tumatakbo palayo. Marahil nasabi din niya sa kanyang sarili, "Teka, ibinigay ko ang lahat sa inyo. Ngayon na nandito ako sa oras ng kagipitan, lalayo kayo, tatakbo kayo, aalis kayo." Pero mga kapatid, doon sa krus ni Jesus, nanatili ang kanyang ina. Nanatili si Maria. At marahil nandoon din ang pagluha ng nanay na ito. Siguro ganun kasakit sa isang ina yung makita niya na yung kanyang anak ay naghihirap. Marahil nandoon din yung pagluha ng nanay na ito. At mga kapatid, sa panahon natin ngayon na tayo ay naghihirap, meron din umiiyak. Nandoon din ang pag-iyak ni Maria. Nandoon din ang pag-iyak ni Jesus. Na tila baga sinasabihan tayo, hindi tayo nag-iisa sa mga hamon ng buhay na ito. At magandang balikan natin ang mga salita ni Jesus doon sa krus. Nung siya ay hirap na, nung siya ay naghihingalo na, ang kanya pa rin tinawagan ay ang Diyos. Diyos ko, Diyos ko. Kaya nga mga kapatid, maganda rin na tingnan din natin ito sa ating mga sarili. Tayo kaya, sa sandali na tayo rin ay umaharap sa mga pagsubok ng buhay, kanino kaya tayo tumatawag? Kanino kaya tayo bumabaling? Sa sandali na kung saan tayo ay nalulungkot at nalulumbay, sa kasalanan ba? Doon ba sa mga tinatawag natin na lugar ng kadidiman? Pero dito sinasabihan tayo ni Jesus, kahit doon sa napakadilim na karanasan ng krus na yon, doon sa napakahirap na karanasan ng krus na yon, si Jesus tumawag pa rin sa kanyang ama. At ang kanyang ama pa rin ang kanyang kinapitan at doon pa rin siya umasa. Mga kapatid, pwede rin natin tingnan na yung pagluha ni Jesus na yon ay pagluha ng tagumpay. Hindi lamang pagluha ng pagbagsak. Bakit? Sapagkat dun sa krus na yon, ang tingin ng mga tao, nakutalunan si Jesus. Ang tingin ng mga tao, mababang-mababa kay Jesus. Bakit? Sapagkat siya pa naman yung inaasahan namin na magliligtas sa atin. Pero ngayon, nandiyan siya at namamatay siya dyan sa krus. Ang tingin ng mga tao sa kanya, napakababa. Pero kung titingnan natin doon sa lugar na iyon, lahat sila ay nakatingala. Lahat sila ay nakatingin kay Jesus doon sa itaas. At yung pagluha ni Jesus na yon, yung pagtawag ni Jesus na yon sa kanyang ama, ay pagluha ng tagumpay. Mga kapatid, pahiray na natin ang ating mga luha. Merong tagumpay. Oo, ang buhay ng pagsunod kay Jesus ay buhay ng pagpapasan ng krus. Subalit hindi natatapos ang lahat ng ito sa krus. Merong muling pagkabuhay. At tandaan natin sa susunod na tayo din ay lumuha. Bagamat luha yan ng lungkot, bagamat luha yan ng pagbagsak, bagamat luha yan na kung saan masasabi din natin na tayo ay nangungulila sa isang tao, subalit merong pagluha ng tagumpay. At hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Jesus. Sa Ebanghelyo,
tiningnan ni Jesus ang Jerusalem at siya ay tumangis. Kung titingnan ka kaya ngayon ni Jesus, tatangis kaya siya? Kung titingnan kaya ako ngayon ni Jesus, anong klaseng pag-iyak kaya ang gagawin sa akin ni Jesus? Pag-iyak ng pagbagsak? Pag-iyak ng kalungkutan? O pag-iyak ng tagumpay? Mga kapatid, huwag matakot umiyak, sapagkat sa pag-iyak na ito, nandoon din ang pagpapahayag natin ng pananampalataya na merong tagumpay, merong muling pagkabuhay. At tunay nga na pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. At yon ay walang iba kung hindi si Jesus na kasama natin, kapiling natin, kaisa natin, kakampi natin. Amen.